Nag-click ka sa video na ito dahil gusto mong mamuhay ng simple, di ba? Marahil isa ka rin sa mga katulad kong napapagod na sa buhay. Kasi lahat gustong magkaroon ng malaking bahay, magarang sasakyan, mga ari-arian. Ano ba talaga ang mahalaga? Alam naman natin na hindi pera ang nagpapasaya. Hindi marunong makontento ang tao. Ito ang problema. Ano ang nakintal sa isip natin? Mag-aral ka para may pera ka at magkaroon ng magandang buhay. Nakalimutan ang makontento sa buhay. Akala ng isang tao na kapag may naipundar na, okay na ang lahat. Magiging tahimik na ang buhay ko. Sapat na ito. May mas mahalagang rason bakit nabubuhay ang tao. Mahirap naman kapag pera lang lagi ang nasa isip at naisasantabi ang mas importanteng mga bagay. Maraming mayaman ang hindi masaya. Maraming hindi naman mayaman, pero masaya. Others spend so much time working just to reach their dreams at napapabayaan ang kalusugan. When we were young, we sacrifice our health to have money, and when we are old, we spend so much money to regain our health. Madali lang ang buhay para ilaan lang sa pera. Mas mabuting ilaan ito sa mas mahalaga tulad halimbawa ng kalusugan. Tulad ng bata na naglalaro, kumakain at laro ulit, maya-maya ay iiyak at hindi na mapatahan. Kasi may kailangan. Tama muna ang laro. Isang tabi muna ang lahat. Enough is enough. Kailangan niya munang matulog. Nagising ka ng 5 a.m, nagmadali ka dahil tanghali na. Late ka kasi natulog kagabi dahil sa dami ng ginagawa. Nagmadali kang magluto dahil malapit na ang 6 a.m. Bibiyahe ka pa, baka malate ka na naman. Dumating ka sa trabaho at subsubagad. Dahil sa dami ng dapat tapusin, nakalimutan mo na ang mag-snacks. Okay lang, bawi na lang mamaya sa tanghalian. Alas 12 na pala, di mo na malayan dahil kailangang tapusin ang mga reports. Hindi ka na nag-break. Wala na munang nap tulad ng mga nagdaang araw. Dumating ang hapon at parang hindi maubos-ubos ang mga gawain. Umuwi ka ng pagod pero di pa tapos ang trabaho. Dinala mo sa bahay para tapusin. Sigurado, pupuyatan mo na naman ito. Ganito ulit kinabukasan. Maaari bang ganito? Kapag tapos na ang araw, naubos na ang ilang baso ng kape, madami ka nang nagawa, huwag abusuhin ang sarili. Magpahinga ka muna. Get some rest and sleep. Nagtataka ka siguro bakit laging mainit ang ulo mo. Marahil, kulang lang ang tulog mo. Nagpapahinga ang makina. Napapagod din ang katawan. Kung hindi mo na kaya, kung pagod ka na, huwag mong pilitin ang katawan. Take some rest and nap. Baka ito lang ang kulang mo. Ito ang kulang ng karamihan. There are two kinds of people in their work. Those who cannot give time to themselves are slaves, and those who can are free. Money is not the answer. Do not let money dictate your life or enslave you. We need money, but not in a way to sacrifice our health. Maaari tayong magtrabaho, pero kapag tumunog ang kampana, pwede na tayong magpahinga. Tulog. Ito ang kulang ng iba. I see the power of money. Money is powerful. It has many slaves, but only to those who lack wisdom. Isang katotohanan ang naisasantabi. Maraming pera, maraming problema. Naibabalik din ang pera, pero hindi ang magandang kalusugan. Bakit tayo nasa mundo? Bakit ba tayo nabubuhay? Hindi naman siguro dahil sa pera. Maraming tao ang nagsisisi dahil puro trabaho. Naisantabi ang oras sa pamilya. Sa Panginoon. Baka isa ka rin, pagtanda mo. Wala rin akong narinig na nagsisi dahil nabigay ang tamang oras sa pamilya. Isa lang ang buhay. Hindi rin pwedeng hatiin ang oras.
Kaya maganda ang mabuting pagpapasya. Huwag mo nang hintayin ang pagtanda mo para patunayan ang mga ito. Matuto sa iba. Paano mamuhay ng simple? Depende pa rin sa takbo ng isip ng tao. Ano ang nagpapasaya sa iyo? Pero tandaan mo, hindi nakikita ang mga importanteng bagay. Nararamdaman lamang. Baka pagod ka na sa buong araw mong trabaho. Pahinga ka muna. Matulog ka muna. Pero bago mo gawin yan, magpasalamat ka muna sa ating Panginoon. Kung gusto mo pang matuto sa mga katotohanan ng buhay, huwag mong kalilimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga videos.